morning po mga kapaid-9 and have a blessed Sunday po ngayong araw na to, and saludo po tayo dun sa mga kapwa natin security personnel na naka-duty dyan. Ingat po palagi at saka yung duty pa rin. So ang ating pong bibigyan ngayon ng pansin is yung paano ba makawala sa pagiging empleyado. Most of the time tayo mga empleyado, syempre dumarating ang time na napapagod na tayo. Kumbaga, nandun tayo sa process na routine ng buhay na paikot-ikot. Nagigising sa umaga, mag-prepare, and then magkilinis ang paraphernalia, especially mga security personnel, na araw-araw yun ang ginagawa. Diba, sabi nga eh, mahirap kung titignan. Although, syempre, kailangan ng pamilya natin, so talagang mag-exert tayo ng effort. Kasi ito yung tanong dyan eh, habang buhay ba gusto natin yung ginagawa natin? Marami akong nakausap na ng mga empleyado, especially sa mga security, na ayaw naman talaga nila magtagal sa pagiging security personnel. Hindi naman masama yun eh. Kumbaga, lahat naman tayo may gusto ma-achieve sa buhay. Especially yung magkaroon tayo ng value sa time natin, ibig sabihin mahahawakan natin yung oras natin. Hindi nakokontrol. So, paano natin gagawin? Kasi ang in dapat ng mga empleyado, especially tayo mga security personnel, eh, kailangan hindi tayo magtagal sa trabaho natin. Pero ano yung dapat natin gawin? Kasi yung iba dyan napipilitan na lang. Parang yun na lang naging option nila sa buhay. So napakadaming way para po tayo makawala. Not to the point na ayaw natin sa trabaho natin. Hindi natin alam, ito na pala yung magiging tuntungan natin tungo sa tagumpay na gusto natin. Pero dapat may gagawin po tayo. Ano yung una? Una kasi dapat habang empleyado ka, dapat meron po tayong goal. Ano ba yung gusto mong ma-achieve sa buhay? Ano yung goal mo? So dapat po, ina-analyze natin sa sarili natin. May assessment tayong ginagawa. After 5 years, 10 years from now, ano ba dapat ang gusto kong ma-achieve? Empleyado pa rin ba ako? Hindi naman masama pagiging empleyado. Kaya lang, syempre nga, eh, short term po ito. Talagang aalis at aalis sa pagiging empleyado. Pag na-reach natin yung retirement age, eh, bakit kailangan mong hintay pang retirement kung kaya mo naman? Hindi pa man eh. Pwede ka na kumawala. Ano yung dapat? Kasi dapat talaga may goal. Ito yung dapat meron tayong foundation na ano ba yung gusto kong ma-achieve sa buhay? So kung may goal ka na, kung ano yung gusto mo, pag-isipan mo, pag-aralan mo, paano mo ma-achieve yun, mararating yun. So ano yung dapat mong gawin? Una, may goal. Pangalawa, habang nagtatrabaho ka, magpakasipag ka, magtiyaga ka, magpakabuti ka, maging tapat ka sa tungkulin, especially to those security person. Kasi lahat naman pwede eh. Kaya lang kinikater ko is the security, kasi nandito ako sa larangan ng security industry. At gusto ko yung mga security na nanonood sa akin is matulungan ko na paano ba sila umangat sa buhay. Hindi, wala namang mahirap eh. Ang kahirapan, wala yan. Tao lang ang nag-iisip niyan. Sabi niya, ang Lord, napakadaming blessing na ibigay sa atin. Lahat tayo qualified, entitled na yumaman. Hindi lang isa, dalawa, kung sino lang. Bakit sila lang? Kasi sila lang yung gumagawa ng pagsisikap at ng paraan. Yung iba kasi na nasa empleyado na para yun na lang sila, yun na lang. So hindi po. Lahat tayo qualified na yumaman, umasenso sa buhay. Huwag na yung matakot na pag-usapan ng pagyaman. Kasi sino ba yung taong ayaw yumaman? Diba? Sino ayaw ng taong walang pera? Kaya nga lang yung sinasabi, ang pera, isa ito sa tools na nakapagpapatapang ng tao. Hindi sa kalukuhan po ah. Ibig sabihin, magiging matatag ka, kaya mong may choice ka, may option ka pag may pera. Hindi yung kung ano lang binigay, yun na lang. Kung ano lang yung kaya ng perang painom at ayaw mo kakainin mo na lang, kasi nga eh, wala eh. Pero pag may pera ka, daming choice. Kaya nga, nasa Bible din po yan, na ang pera ay isang pinakamahalagang tools na nilikha ng Diyos para sa atin. Create ng God ang pera. Hindi po masama ang pera. Nasa sa tao na po ang gumagawa kung paano nagiging masama siya na dahil sa pera. So, hindi talaga yung pera. Eh, kung masamang pera, di sana maraming tumanggi niya. Diba? So, pag-aralan po natin, kasi kailangan usapin pera, dapat marunong po tayo dyan. Kilala dapat natin ang pera, kung ano bang halaga nito. Para trabaho natin, bakit ka nagtatrabaho? Diba, gusto mo kumita eh. Sabi mo, ayaw mo ng pera, masama. Bakit ka pa nagtatrabaho kung masama ang pera? Diba? So, kailangan maging aware tayo about money. Dapat, meron tayong kaukulang kaalaman about sa pera at paano ito gumagal at paano magkakaroon ito. So yun po, pagpakabuti natin yung trabaho natin. At panaging masaya sa trabaho natin, sunod natin pong gawin is, dapat po mag-save. Habang ka nag-work, dapat mag-save po tayo. Ilang percent ang kinikita mo, i-save po natin. Dapat po sa pagsisave is may disiplina.
angkupan po natin ito ng disiplina. Hindi lang, ipot ako ngayon, na sweldo, tsaka na lang, hindi po. Dapat maging consistent po tayo. Dapat there is a consistency pagdating po sa pagsisil. Kung kaya mo every payday, 500, start. Huwag po natin sabihin na, saka na hindi po, kailangan throughout the payday, meron kang tinatabi para dun sa savings mo. Ngayon, pag nakasave ka na medyo alam mo, kaya mo na, you have to invest. Huwag po natin ilalagay yan sa mga banko lang kasi po magkano lang ang kita. Parang 1% annually. Hindi pong isang magandang paraan ng pag-iipon ang ilalagay mo lang sa banko. Kasi wala. Hindi ka po mag-grow dyan unless milyon-milyon ang pera mo. Pero kung libo lang, daan libo, wala. Kailangan po natin i-invest po yan. Sa paanong parang paano tayo marami hong paraan. Ako po talaga nag-invest ako. May isa akong investment na nasa cooperative. Huwag po kasi tayo kasi ang iba dyan pag-investment at ang scam. Lagi namumutang naman, diba? Walang masama sa utang po, totoo yun. Ang daming yumayaman sa pangungutang pero marami. So sa susunod na topic ko po yan, para naman yung iba na nangungutang na empleyado, pwede po yan, hindi masama, dapat gamitin nyo lang po sa tama. Okay, paano po sa pag-invest? Yun, sa mga cooperative, malaki po kasi ang tulong ng cooperative. Doon po tayo maglagay ng pera, maraming mga binibigay silang mga tulong kung ano yung pwede mong gawin. Pwede kang mag-loan and then invest mo. Di ba kung ang person napakalit lang ng tubo pero kikita ka mantin na mas malaki po. Kasi po kung mangungutang ka at i-invest mo, mas malaki ang kikita mo compare sa interest ng inutang mo, that's better. Dapat po you know how to compute pagdating po sa ganyan. So yun po, maglagay po tayo doon, patagalin natin, hindi makikita mo doon. At saka meron sila mga benefits po ako sa health card. So may ako po ang kasinalihan, check ninyo, ito yung LKBP, cooperative. Ang LKBP, ibig sabihin po niyan is Ligas Kooperatiba ng Bayan sa Pagpapaunlad. Ang main office nila na nasa Bulacan. Nag-start sila 1986. So, 37 years na sila ngayon. So, member na po ako ng mahigit na isang taon. At marami na po akong privilege sa kanila. Nakakautang ka kung gusto mo. Diba? So, madali. At least, nangungutang ka na, pina-ini-invest mo, kumikita pa yung inilagak mong pera. So, nagdo-double siya. So, dapat ganun, you have to multiply your income. Huwag kang manatili sa empleyado lang kasi hindi ka asensyo dyan. So soon, siguro over how many years from now, kaya na natin din umalis sa pagiging empleyado. Hindi naman sa pagyayabang yan. Kasi siguro masusustain na. Pero sabi nga, pinag-aaralan pa po dapat natin yan. Ano po, mahalaga po yun, maganda po ang mga cooperative. Magtanong, pero bago kayo pumasok, check nyo na may background ng cooperative. Kasi ako na-check ko lang din sa isang vlogger na sinusundan ko, na taga-Bataan din. Nakita ko talaga maganda. So, inaral ko, hindi nakita ko okay, hindi sumali na ako. Ngayon, may gitna po ako isang taon sa kanila. So, yun po. Kaya nga, kailangan maghanap po tayo mga alam. Kung ano yung forte mo doon, kasi hindi ko na po dito, ito yung gawin yung link. Yun lang akin na yun is, ano ko lang advice. Kung gusto nyo makita yan, i-search nyo po si LKBP, Ligas Kooperatiba ng Bayan sa Pagpapaunlad. At sobrang babae po ng mga staff po dyan. Talagang well-accommodated po kayo. Wala silang hidden agenda. Lahat open po yan. May mga health card, nairirin nyo pa, pero ang dami mong maitutulong po sa ating insurance. Meron din po sila. So, napakaganda po ng isa pong ano po yan. Kung meron dyan sa inyo, nakita nyo naman yung dapat talaga po nag-exist sila ng matagal. Huwag mo na yung kababago ng cooperative sa sali kayo. Baka mamaya mawala. Hindi naman sa pag-check nyo po may kasi sa mga hard-earned money niyan. Kailangan nyo pinaghihirapan natin pero nailalagay po natin sa tama. So, yun po. Check nyo po LKBP. Guaranteed ko po sa inyo yan kasi member na po ako niyan. I-check nyo po, kasi medyo 1980 sila nag-start. Ilang taon na po ngayon, 2020. So, almost 37 years na sila. So, talagang ano na po, matatag na. Madami na silang asset. Next po natin gawin is, tanungin mo ang sarili mo, pagkaya nakaipon ka na, nakapag-invest ka na, alam mo na yung gagawin mo, kung gusto mo makawala, hindi tanungin mo yung sarili mo na financially free na ba? Paano natin malalaman yun? Kung yung everyday living mo, nasusustain na ng sobra pa, nakakapag-travel ka na. So, it's the right time na mag-step down na sa pagiging empleyado. Kasi ang buhay, simple lang. Kailan pa tayo mag-enjoy sa buhay? Diba? Kailangan, hindi na natin ma-reach yung 60 years old bago tayo mag-retiro. Diba? Kung kaya naman, kung talagang forte mo nang magtrabaho at ano mo na yan, passion mo na yan, ano pong problema? Ang iniisip na sinasabi ko lang dito, kung ayaw mo na, marami pong paraan. At least, makakapokus sa pamilya mo. Diba? Kasi ang buhay simple lang eh, mamahal natin sa buhay, makakasama natin everyday, matutulog ka, kasama yung pamilya mo, mga anak mo, gigising ka, andun pa rin sila, hindi yung darating ka, aalis ka, tulog yung anak mo, pagbalik mo, tulog pa rin. Diba? Parang, yun na lang ba?
sabi nga eh, ang gusto ni Lord maging masaya tayo sa buhay. Kaya pilitin natin, hindi naman kasi pwedeng magic na gagawin niya eh. Kung mayroon tayong participation na malaki bilang tao, nandiyan na lahat, binigay niya na, tingnan mo na lang, ano ba yung pwede kong gawin dito para ako mag-grow sa buhay, para ako masenso, para ako yumaman. Huwag na tayong matakot kung yumaman, matakot ka maging mahirap na habang buhay. Sabi nga, ang ipinanganak na mahirap, hindi naman kasalanan niya eh. Normal yan. Yan ay talagang, kasi pinangarap nga tayo, wala tayong daladala, hindi parang wala talaga. Diba? Pero pag namatay ka po na mahirap, kasalanan mo yan. Kasi anong ginawa mo nung mabuhay ka? Hindi ka nagsikap. So yun po yung dapat natin gawin. And then, pag alam na natin na kaya na natin mag-design, so hindi na mag-design, magpaka-enjoy na lang. They have to focus to build your goal. Lalo tayo mag-build pa. You have to build, build, and build. I-multiply natin yung ating source of income. Hindi lang dun sa isa natin na tayo, na, in, na put up, dapat dagdagan pa natin. Yun ang kailangan po. You have to build. Kasi pag ngayon kasi as a worker, nag-grind lang tayo eh. You are grinding. Parang, sige, laga dito. Anong gagawin natin? Para sa pamilya, ganyan. Focus doon. Pero hindi ko tayo mag-grow dyan. At the end of the day, or how many years from now, magre-retiro tayo. Paano kung wala kang nabili? Dapat meron kang bibili. May itinayo ka. May pundasyon ka. Para pag nagka-edad ka, siyempre, mayroon ka mga maintenance na darating na sa point na ganyan. Natin masasabi, ang importante lang yung alam natin mag-save. Kasi hindi natin alam kung ano mangyari sa buhay natin, di ba? Sabi, hindi natin ako, yun na nga, hindi natin alam. So, ano gagawin natin? Alam natin mag-invest para dumating man yung hindi natin alam, handa tayo. Yun lang po yun. Naging prepared, especially to do security. Kasi nasabi na, puro safety and security, tinuturo sa atin paano mag-save, di ba? To protect lives and properties ng client natin, ng mga visitors, mga ganito. Pero ang tanong yung sarili mo ba, hindi ba inisip na i-safety mo? Meron po tayong duty na protektahan yung sarili natin at paasensuhin, pasayahin ang sandal. Is a divine duty ng isang tao. Hindi lang kung empleyado ka, ang sarili mo, nakapokus ka lang kay client. Dapat yun kasi yun, nagtatrabaho ka. Pero may mahigit kang duty sa sarili mo na dapat ibigay mo, i-sustain mo yung pagiging ikaw bilang isang anak ng Diyos na maging masaya ka. Dapat tulungan po natin ang sarili. Huwag tayong manatili sa pagiging empleyado, bagkos gamitin po natin ang trabaho natin para makapag-build into something na higit pa na tayo naman ang magiging employer, di ba? Ang makakatulong tayo. Yun yung goal dapat natin, number one. Paano tayo makakatulong sa kapwa natin? If you build something, makakatulong ka. Katulad ng company kung nasaan tayo ngayon, ang daming natutulungan ang empleyado, di ba? Kaya sila nag-grow. So dapat yun, hindi para sa sarili natin. Una sa sarili, syempre, and then after that, makikita mo, kaya mo nang tulungan sila dahil mag-grow ka na. And then, you have to start doing something to the others. Sabi nga, you have to share the blessings.